Ang video nito ay ginawa para sa dagdag kaalaman ng mga magulang. Maaari lamang magkonsulta sa inyong doktor para sa kalagayan ng inyong mga anak. Good day mga moms! Doc A again, and for this video, ang pag-uusapan natin, paano ba magpadede sa mga bagong panganak na babies at sa mga 0 to 12 months. So, ano ba ang ginagawa dapat ng mga mommies? And chine-check ni mommy pag nag-feeding ng baby. So, pag-uusapan din natin, ano yung mga frequently asked questions ng mga mom, especially pag nag-check up sila sa akin, kasama ang kanilang babies sa mga first-time moms. Or, pwede second time na, pero ang tagal na kasi nung first baby ko, doktora, kaya nakalimutan ko na. Okay, so, get your pencils ready, first-time mommies. Ganito po ang breastfeeding or bottle feeding or mixed feeding sa mga babies. Paglabas ni baby, karaniwan yan, sa delivery room pa lang, pinapadede na po namin sa mga breast ng mga mommies yan para yung mga babies magkaroon na ng bonding with the moms. At the same time, para mag-let down na yung milk. Again, kung may problem kayo sa breastfeeding, please check our video of Mommy P kung paano ginawa niya at ang kanyang journey from conding milk to 2 ounces kada breast ang napapump niya. So, mommy, ha, diba? Ang laking development yun ni Mommy P. So, check her video. Paglabas ni baby, karaniwan ang timbang ng babies nyo, para sabihin namin normal yung timbang ni baby, nasa 2.5 to mga 3 kilos. Kaya lang, mayroong mga big babies ngayon. Especially yung mga big moms din. Nasa 4 kilos na po ang baby. So, pag-usapan muna natin yung mga 2.5 to 3 kilos baby. So, isipin nyo, mommy, first day ng pag-feed konti pa lang ang nadedede nila. Kaya, we don't have to hurry and feed them ng marami. Karaniwan, ang mga 2.5 kilo baby to 3 kilo baby sa first day nila, nasa 10 to 15 cc pa lang ang nadedede niyan. So, kung ikukutsarita nyo yan, isang kutsarita hanggang tatlong kutsarita lang ng gatas ang kada feeding niyan, 2 to 3 hours. Kaya kung nagbe-breastfeeding kayo, mapapansin nyo, konti pa lang din yung lumalabas sa gatas nyo. At the same time, yung isang ounce nyo, eh hindi pa talaga kayang ubusin ng mga babies na ganun ang timbang. So, wag na lang pong pilitin. Anyway, ang baby, pag pinadede nyo yan, titigil yan, pag busog na yan, matutulog yan. So, ibig sabihin, they are already satisfied. So, importante, may dala ako dito, ha? So, kahit po bagong panganak pa lang si baby, natutulog, gising, umiiyak, after feeding, always burp the baby. So, meron po kayo may ipapakita ng mga pictures on how this baby should be burped para po yung nadede nilang hangin ilabas nila para mayroon pang pwesto yung another batch of milk. Pag breastfeeding kayo, mami, palagi yan matmya-matmya. Gusto niya nakasup-sup sa'yo. Kaya yung first 24 hours, kung breastfeeding, matmya-matmya, nakadede po yung baby. Pero kung milk feeding, karaniwan, 10 to 15 cc every 2 to 3 hours. Ganun lang po. Isa hanggang tatlong kutsaritang gatas. Yun lang po ang kaya niyang inumin. Pag sumusobra na kayo, anong mangyayari, mommies and daddies? Kasi gusto kong patabain yung baby ko eh. Ang liit-liit niya, ang payat-payat niya eh. So, ang tendency ng iba, mommies, daddies, lola, sige, feed pa! So, anong mangyayari, mommy? Lungad. Suka. So, pag nangyari yun, irritable si baby. So, iyak siya ng iyak. So, tingnan niyo yung mga tinatawag namin hunger cues ni baby. Kaya lang naman, meron ding overzealous mommy. Kada iyak, salpak ng bote. Kada iyak, salpak sa suso. Didi ka agad. Hindi po lahat ng iyak ng bata ay gutom. So, i-check niyo po siya. Basa po ba ang diaper? May pupu po ba? Naipit ba siya? Mainit po ba yung surroundings? Uncomfortable po siya? So, check about other discomforts aside from milk feeding. Okay? Pagdating po niya ng mga 1 to 2 weeks, mapapansin niyo yan. Yung milk feeding niya,
mas marami na po. So, unti-unti from 15cc magiging 20 to 1 ounce pagdating po niya ng latter half ng first week. Mapapansin niyo po yan, wala pang 2 hours, gutom na naman siya. So, ito po ang pagdagdag ng gatas, unti-unti, hindi po bigla. Again, titingnan po ang hunger cues ni baby. Ah, nga. Pag binigay kayong dede, talagang hinahabol niya. Ibig sabihin, gutom pa siya. So, mommies, check the hunger cues. Ito pa yung tinatag na rooting reflex. Pag ginanon mo, susundan niya kaagad yun. Tapos, didedehin niya kaagad yung milk. Tapos, pag satisfy na siya, matutulog na siya. So, that's the time ibe-burp si baby. And waiting for the next feeding. Okay, mommy? Second week na tayo. Mapapansin nyo, pag the second week, nakaka 1 to 2 ounces na po yung mga babies nyo na 3 kilo by that time. Mga 3 kilos na po sila. Kasi mabilis po yan ang weight gain nila. Kaya ang bilis din nilang mag-feed, ang bilis nilang mag-poop, ang bilis nilang umihi. Kasi nga, mabilis yung growth niya and it has to be supported with the proper amount of milk. Pero, ibang usapan po yan kapag ang baby nyo ay 4 kilos pataas. Talagang mas mabilis po siya. At the end of the first week, mapapansin nyo, 2 to 3 ounces na po ang nauubos nila. And so forth, and so forth. Look for the hunger cues. Always burp the baby after. And check always for other signs and symptoms na nagkukos ng irritability niya maliban sa gutom siya. So, hindi po kailangan pag umiyak si baby, salpak agad ang dodo. I-check po muna si baby kung ano ang needs niya. Aside from overfeeding, pwede rin naman siyang maging underfeeding. Ano yung underfeeding? Kulang. Karaniwan nangyayari to mga first week of the baby na nag-start pa lang mag-let down si baby, si mommy. So, nag-start pa lang let down. Ano big sabihin ng let down ng milk? Nag-start pa lang mag-produce ng gatas si mommy. So, one, malalaman nyo yung bata irritable, iyak ng iyak. Tapos, kailangan i-check kasi yung breast ng mommy kung nagbe-breastfeeding kayo. Meron bang lumalabas na gatas? Baka naman wala. So, you have to help the mom. Pwedeng masahe, mag-drink ng mga tinatawag namin galactagog na milk, mga malunggay, sabaw, water, para mag-produce si mommy ng milk. In that case, magiging sufficient yung breast milk niya para kay baby. Tapos mapapansin nyo kasi si baby, eh kung si baby eh iyak ng iyak, makita mo, dry na dry yung lips, malalim ang mata, and overall physical features ng bata ay mukhang dehydrated. So, those are possible signs na pwedeng kulang yung natatake niyang milk. And dapat po, ang bata ay at least umiihi siya every 4 hours. So, kung dalawang beses lang magwiwi sa buong maghapon yung bata, baka naman kulang po kasi yung natetake ng milk. Kaya yung bata ay irritable. Usually, after the second day of life, mas madalas na siyang mag-breastfeeding. So, mas madalas na rin siyang umihi. Kung dalawang araw na po yung baby and umiihi siya isa o dalawang beses lang isang araw, baka kailangan inyo i-check kung tama yung dami na lumalabas na gatas sa kanya or baka naman kasi may mga mommies, ayaw nilang gisingin yung babies para mag-milk. Pinapayagan nilang matulog yung babies in a stretch of 4 to 6 hours. Mommy, ang baby dapat po nag-feed every 3 to 4 hours maximum. Lalo na po yung mga bagong panganak na baby. So you give konti-konti pero dapat during that span of period of 3 to 4 hours, mag-feed na po siya ulit. So, anong mga reasons for underfeeding? Number one, ayaw gisingin ng mga mommies and daddies ang baby. Hindi siya na-feed on time. Number two, inappropriate. Kulang po yung dami ng breast milk ni mommy. Or three, hindi alam ng mga parents minsan, especially for the first time moms, na kailangan nang i-feed si baby. Na yung pinapakita niyang symptoms is actually hunger cues na. Kaya kailangan na siyang i-feed.